ano din po, namimitik siya. Meron kayong ano eh, tendinitis sa calcaneus. No discrete fracture. The acromion clavicular joint and glenohumeral joint space appear intact. Okay. Rotator cuff, Aponte calcification is noted in the region of rotator cuff. Shoulder problem. Clear lungs. Senescence change. Fatty liver change, multiple cholesterol, multiple choles. Ito mayroon sa ano eh, cholecystolithiasis. Nakakabulol. Dinala ko lang yan kasi yung result ng x-ray na ano. Okay, maganda nga ito eh. Hindi na namin nakuha sa ano eh, sa MUA. May ibang pasyente, naiwanan daw yung mga x-ray nila. Naiwan sa sasakyan. Naiwan sa sasakyan. Na. Okay. Main problem, mami, ano yung pinakamasakit na masakit sa'yo? Ito. Yan o sa... Ito. Yan. Saka yung puwato dito. Sige po kayo, mami. Eh, normal naman ah. Pero makirot. Makirot to? Nadulas ba kayo? Di naman. Mami, mukhang frozen shoulder kung sa inyo. Ito, may thickness yung sa ano niya eh. Glenohumeral. Tsaka dun sa rotator cuff na sinasabi. Hindi ako pinapatulog sa gabi yung... Pag, ano kayo makakatulog ganito? Eh. Ang kirot niyan yung ganitong frozen shoulder? Hindi ko na maitaas. Dati ito. Dati ito nawala-wala. Lumipat ito. Pero hindi ko ito mailagay sa likod. Diabetic ba kayo? Hmm. Yan. Sa diabetic kasi, tandaan nyo, diabetic person, dadaan talaga sa ganito. Kasi minsan, tinutulog natin palagi dyan sa kanan. Oo, masarap kasi litulog. Tapos namamanhid na, kigising sa umaga, hindi ko na pagising ko ng mga alauna, alas dos, hindi ko na mai... Palitan nyo yung tulog nyo. Pag diabetic kasi kayo, pag palagi kayo nandyan, sa posisyon na yan. Hindi naman daw yung makatulog pag kaya. Nahirapan akong matulog. Kaya ano eh, kaya 90% ng diabetic person may frozen shoulder eh. Kasi nga, alam nyo, pag diabetic kasi tayo, medyo delirium natin, medyo malapot-lapot yung dugo natin. Mamamanid talaga kayo. Kailan pa yan? Matagal na. Kasi okay. Ito nag-umpisa lockdown. Nung lumipat? Ito, siguro mga 2 taon na to. Grabe ah, ba't di kayo nagpapa-ano? Nag-therapy na kami sa mga doktor. Nag-therapy na ito. Ito lang hindi ko na nai-therapy kasi nga wala eh, wala. Pagdating namin sa... Okay, relax. May baon ba kayo 10 kilo lakas ng loob? Ha? Oh? Di nga. Oh? Kita nyo naman oh. Tumutukod sa rotator cuff. Sinabi ko na po sa kanya yan. Sa mga napapanood kong iba. Ayaw ko nga kasi sabi ko parang namimilipit yun. Namimilipit na kikita ko yung iba eh. Relax lang. Ay! Kaya! Ayaw! Kaya pa, hindi ko ba? Kayaanin mo yan. Kayaanin ko. Kaya? Dapa muna. Mamaya natin. Pahinga muna. Hindi naman kayo nahihilo. Hindi naman. Oo, sige. Ibahin na muna natin. Inangat ko lang ng konti. Para naman yung patikip pa lang yun. Yan.
Hindi kayo pinapatulog. Makakatulog na kayo dyan. Sana. Mawawala na yung sakit dyan. Ang problema lang, hindi pa natin mapiperfect. Mapiperfect itaas kasi hindi natin pwedeng kwersahin yan. Kagaya nung kanina, siguro pwede na sa'yo. Napunit yung supraspinatus tendon. Wala, hindi mo na may balik yun. Operation na yun. Kasi pag pinipilit mo yung hindi pa pwede, kasi palalambutin pa yan, palalambutin yung muscle, yung tendon, lalo umiitad yung tao, mas mabilis yan mapunit. Makikita ko ba sa... Eh, sure mo yan. Malima na lang kung di-upload ni Lev. I-upload yan, Omea. Wala yun yung tayo nyo eh. Oo. Eh, iba. Ano, puno kang dito. Matagal na siya kasi ito. Tapos, nag-appointment lang. Talaga kailangan natin yan. Nice pwede na nga po kami ng asing ko. Hindi lang kami makaluwas ng Manila. Sabi ko, ang pag-asa na lang natin si 3M eh. Kasi sa therapy, walang nangyayang... Ganun talaga, parang ano, kailangan nyo, magpalit talaga na ano. Tihaya ka, mami. Karanasan yun eh, wala naman nangyayari. Di ba? Kailangan talaga baguhin yung posisyon ng buto. Pero hindi mo pwedeng baguhin ng hindi marunong na mag-a-adjust. Para mamaya, kung saan mapunta yung buto. Ako, ginagaya ko ngayon mga masamasahe lang eh. Wala rin. Kasi yung mga masasabi. Kung tumaray na siya, ayaw na eh. Ayaw na, relax. Hindi ko na pinigil. Exhale. Diyan na muna. Ano ko muna tayo? Yan ang yung pwede. Siyempre kailangan marunong din talaga yung maglilipat ng buto. Kung nakababa, baka mo yun, nakababa, katake mo ah. Inatak pa lalo. Lalong nalaglag. Lalong nalaglag. Ganon din pa sila. Yung perspective ko dati, yung pananaw ko nun, pag nangangawit yung shoulder ko, pray, atake mo nga. Yung mga tropa naman, naatak naman, lalong sumakit. Yung pala, baliktad. Kailangan pala pag sumasakit, paangat. Kasi, yung humerus natin, hindi yan nag-i-stay ng lalampas yung pataas dito. Hindi yan nakaahon dito kasi may, ano yan, meron talagang boundary yan dito sa clavicle tsaka sa AC joint. Hindi yan tataas. Possible na bumaba yan. Kaya ang diskarte pala, mataas. Pans ka nga po yan eh. Okay. Lagi-lagi siyang... Upo kayo. Yan, mag-ano. Sa-chill muna natin para kayang-kaya nyo na. Dalawang piting ka lang to, mami. Mayangat mo na yan. Sabi ko nga sa kanya, ano eh, walang lumalabas dito ng bigo eh. Lahat tagumpay, success. Ito, itong sa'yo, sa kanya, kapit na kapit pa eh. Hindi man natin ito may taas, pero kaya niya na yung, hindi na siya masasaktan sa pagtulog. Yun ano, tapos susundan natin ito ng mga stretching ha, mami ha, para guman yung lumambot ng unti-unti lumambot. Pag may prosy shoulder kayo, huwag kayo mag-shoot ng ganito. Ah. Oh, hindi man ano. Pwede naman ako magubad. May dalaw. Huwag na. Kasi nakaano naman ako eh. Naka... Okay na yun. Okay na. Ito na. Pinakamasarap na putahe ni 3M. Okay, relax. Hi. Kaya? Pa. Medyo. Kaya, no. Last na to, hindi naman. Ay! Thank you. At least, thank kaya Lord. Nyo. Kaya? Hindi masakit? Hindi naman. Yan. Yan, masakit. Okay, bali. Unti-unti natin. Kunting sakit lang. Oh. Sabihin nyo yung kaya pa. Yan, kaya? Kaya. Yan. Kaya. Yan? Kaya. Yan. Kaya pa. Tiis pa. Yan. Kaya pa? Oo. Yan. Oo.
Yan. Ayan, masakit na. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ayun. Mali. Tapos ganun, round. Kaya? Kaya. Ay! Aray! Thank you. Naramdaman niyo? Naglagatok. Ayan. Tapos, unti-unti na yan yung ano. Palagi kayong ganyan tumami. Ngayon, ganito kayo. Ilang sa inyo. O, tapos kabila. Ayan, suntok nyo. Ayan. Yan ang magiging ano yan. Yan ang magiging advantage niyan. Mas mabibilis na siyang ano. Higa nyo. Sige. Pitin nyo. Tignan nyo kung mas. Kung di kayo makakatulog. Ipitin nyo. Ganyan ang matulog. Hmm. Medyo may kirot lang siya. Medyo may kirot. Pero, hindi na yung... Hindi na. Pag kumirot kasi siya, gumagapang hanggang dito. Kaya eh, parang yung... dinudurog yung buto ko. Oo. Oh. Ngayon, unti-unti na yan mag-ano. Magsusubside pa yan, mga 3 to 4 days. Dire-diretso na yan. Ipitin nyo ulit. Hmm. Ayan, may konting kirot siya. Hmm. Katulad kaya ng ano. Oh. May pagbabago na. Meron naman. Hindi nakatulad na... Pag nakatulog akong ganyan, hindi ako natutulog ng gano'n eh. Ginaganyan, tinataas ko na. Nagkinyo yung unan. Pagbaba, nakaano nga po yung una. Pagbaba ko, hindi ko na kayang ibaba. Hmm, sige, ibaba mo. Kailangan hahawakan ko pa. O, di yung gano'n mo. Oo. Oh. Yun ang ano, yun ang benefits na makukuha nyo sa adjustment. Kailangan kasi magbago yung position. Narinig nyo, lumagutok. Pero siyempre kailangan, marunong din yung mag-a-adjust kasi kung sa bakasan mapunta yan, baka lumabas lang yan eh. Okay? Doon lang muna kayo. Do yung finishing touch. Si Pao. Dati nga po, hindi ako makapag... Herap na herap ako magtaas ng ano... Yung kamay ko, hindi ko na mailagay sa likod ko pareho. Mm-hmm. Kasi ito yung nauna, sumunod na to. Ayun. Hmm. Ayun. Hmm. Good nyo na. Tataas na. May exercise tayo ganun. Hindi ko naman tataas eh. Ngayon, ang ganun ang exercise nyo. Kita nyo, mataas na. O, mami. Yan. Okay. Oo nga. Yan, tapos round na. Kita nyo, laki ng changes. Tapos yan, day by day, mawawala na yung sobrang kilog na sinasabi nyo. Basta palagi nyo na-exercise. Kailangan kasi, huwag nyo bibibihin yung re-re-re. Hindi. Re. Ito nga, nagagalit sa akin. Pag ginaganong ko siya, pag umaray, ayaw na. Eh. Thank you, talaga.